1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go mga brother. Record ko lang. Let's motherfucking get it on. Now, we will move forward sa draft pick ng ating blue side. First band, tingnan natin first band for the blue side mga brother. Tingnan natin, dito natin malalaman ulit ang IQ level ng bawat team mga brother. So first ban, hindi pa rin natin makikita si ating Natalia mga brother. Ban Natalia, parang kanina ban yung Natalia. Parang hindi no-open ang Natalia kanina. So ban Hanzo, so kala nila may panel, magpa-panel Hanzo ang pagmalakas kami agad. First ban for the red side, for the tugas ng sexy is Hanzo mga brother. Second ban for the blue side, tingnan natin kung anong plano nila. Open pa rin ang mga offlaners, tank, core, ang dami pa ditong open mga brother. Pati support, Popolo and Koopa, ang dami pang meta heroes na open mga brother. Yan ang kinaganda ng draft pick, custom draft. Kasi third ban, mamaya pa. So dalawa munang banning. So they ban Kaja mga brother, ayaw nila ng pick-off team, pick-off setup for the red side. Binanan nila ang Kaja. Now let's see kung anong ban dito. They ban Uranus. So now we have open offlaners, open cores. Then we still have Hylos which is a high pick tank so far sa ating laban. Claude is open also. Yan, first pick Claude for the blue side. This is a high probability na dahil sa meta, running meta ngayon mga brother. Ha, Claude is very very deadly and dangerous mga brother pagdating sa mid and late game. As long as makapag-farm ng tama and proper positioning, Claude is very dangerous. Na kukunin na ng red side ang two meta offlaners which are lalo sa sustain, which are Tamus and Esmeralda. Now they are going for the blue side, they are planning to take. Meron pa tayong Hylos ha. May mga tanks pa tayong open man. Wala pang tanks na pinipick. Meron pa tayo diyan na Crack, Kufra, Atlas, then Hylos. Then we have Valir. Hylos na pinick na nila yung Hylos. Just as planned, Valir ang magandang counter sa Hylos. So probably they will go for Valir. They went for the export mga brother para baka si iba ng red side yung offlaner na export dahil maubusan sila ng offlaner. Meron pa naman na Chow and Johead pero yung sustain wala na. Ayan, magandang counter pick. Napakagandang counter pick for the red side. They went for the Valir against the Hylos mga brother. Mahirap kumabante basta-basta lalo na pag ikaw ang Hylos para kang tutang basa dyan mga brother. Tamang apoy-apoy lang, hindi ka makakalapit, mas mais lang ka pa. Ban Angela for the red side mga brother. Ayaw nila ng Angela Claude combination. We still have Ling and then Kari. Wala pang nagli-Ling mga brother. Wala pa pong nagli-Ling sa atin mga brother. Wala pa. Hindi pa nagli-Ling. So, banning, pwede sila mag-ban ng tank dito or core. Pwede sila mag-ban ng either Kari or Ling. Yan na, yung Ling. Ban. Ling ban for the blue side mga brother. Ayaw na nila ng potential pick-off ng Ling kahit late game. Delikado rin kasi ang Ling mga brother. Lalo na kung may Ling user sa kabila. Although di nila kilala ang isa't isa, delikado pa rin kasi yung probability na meron palang magaling mag-link sa kalaban. So they went for the ban link mga brother. They went for the Grack pick sa tank nila mga brother for the red side. Now so for the blue side, we still have two picks mga brother. Meron pa tayong isang offlaner and isang support na available. So they are planning for Parsa. Maganda rin ang Parsa. Again, kung nakita nyo naman sa ibang laban natin na Parsa support is very deadly and support damage, sakit ng damage. So they're going for two. Probably dito sa red side, they will go for Kari or Bruno. Kari or Bruno ang mangyayari dyan mga brother. Pero sa sistema ng blue side, I'm guessing Kari pick for the red side. Now, magandang isang offlaner. Magandang offlaners, actually balance ang offlaners ng team pag malakas kami agad ito si X-Boy for sustain. Then we have Chow for pick off, for flank pagdating sa core. So tama, matik lang Kari ang Purify din for Valir mga brother. Then Retri, asahan natin Retri Grack manggagago sa early game yan. So it will attempt na mag invade ng blue or red. So depende sa maging rotation nila. So I'm guessing Retri for Claude, baka mag veteran hunter type Claude to mga brother, or bounty hunter Claude lang pero naka-retry para sa objectives mga brother. So tingnan natin mga brother for mga veteran hunter. Yan na,
nag-veteran hunter, so gusto ng Claude na makapag-farm ng mabilis versus dun sa carry ng kalaban, mga brother. So for the blue side, mga brother, we have Sticky Ed for Hylos, Blind Spot 114 for Farsa, Billy for Cho, Carl for Claude, Oma for Xborg, and then for the red side, we have Red Hot Fuck for Valier, Sawana ako mag-core for Grok, Anav for Kari, RJM for Esmeralda, and Jello D for Tamus. This is for the side of, this is for team Tugas Lang Sexy. Yan. Shout sa buong Tugas family, mga brother, kayo lang po ang sexy. Huwag kayong mag-alala. Walang aagaw ng titulo. So here we go, mga brother. Ayan na natin to, men. Tingnan natin ano mangyayari kasi maganda yung pickings, mga brother. Both cores are deadly sa late game, mga brother. Carry pang tunaw dito sa Hylos, sa mamakunat nila, pero maganda ang distance and potential pick-off then for the blue side dahil meron silang Chow, and then damage, distant damage for the Fars, mga brother. Wherein, ito naman, meron sustain set up ang ating red side, mga brother, which will come from Esmeralda and then the Tamos, mga brother, plus the pang-ilang support for the Valir. So now we will go to the Land of Dawn, mga brother. This is Pagmalakas Kami Agad versus a team Tugas Lang Ang Sexy, mga brother. So ang plan dito, blue buff muna. Magandang plano yan dahil mas maganda ang blue buff for farming, mga brother. So, hindi nila mabasa-basa ma-invade dahil nga okay, check nila yung cut rotation ng red side, mga brother. Taking now for the blue buff. They are going for the blue buff, mga brother. May red rito nga na, may red rito. Delikado rin. Wala, parang baka masasayang lang yung ano nila dito. Holy shit! Yun lang, mga brother. Pasok dito ang Grok. Tumawid lang pala. Nagpapansin lang, mga brother. Yun lang. Ah, mali ang pag-retry. Miss retry, mga brother. Mali ang sak ang pagkakaret. Hindi, may Grok pala. Ay, hindi. Dumating yung Grok late na eh. So, magkamali ng red dito ng Claude, hindi na nakuha yung blue. Medyo pahirap to sa pagdating sa mana, mga brother. Masakit yan dahil mahilig mag-spam ng first kill ang Claude. So, yun ang magiging problema dyan. So, decision making, pwede siyang oh, kinuha na yung crab. Kinuha ng crab ang export, mga brother. Si Cho, maabante lang, tamang control. Pwede siyang kumuha, decision making, pwede siyang kumuha ng mana boots na lang dito, brother. Mana boots na lang, just to sustain his farming. Pero, di ba, sayang kasi yung cooldown boots, mga brother. So, clear wave kagad for the red side, mga brother. Then, rotate agad sa bot to take the crab. Delikado dito si Cho. Huwag siya masyado maasim. Delikado yan. Si Claude pumunta rin. Then, counter. Crab take lang dito, mga brother. May Valir dito. Last mang pikun yan. Huwag mo nang pilitin, brother. Pwede silang mag-cut lane dito. Pwede rin nilang i-tower dive. Pero, medyo masakit din yan. May flicker pa ang Show dito, mga brother. So, same plan lang din for the blue side, mga brother. Nag-take sila ng crab. Cut lane, mga brother. Yun nga lang, mga brother. Pwede na lang i-take to, mga brother. Oh. Pwede na lang pasubawasan yung turn dito. Pumunta naman, magandang ginawa nila. Nag-divide sila. Pumunta ang Grok sa mid lane just to control the possible push for Show. Then we have here a third take. Merong SS tong Show. May purify naman to. Hindi na ginamit yung purify, mga brother. Tinipid na lang ni Ikari. Na-take naman yung top turret ng red side, mga brother. Then dito, free hit ang Claude pero walang mana. Maubusan ng mana dito, mga brother. Masakit din yan. SS for Xborg. Tamang take lang. Nakuha ang Xborg, mga brother. Nakuha ng Xborg yung Esmeralda. Yun lang. Ganda na, ang ganda rin ng type dun, ha. Yan ang maganda sa Xborg, mga brother. Yung type niyan. Type capability is mataas dahil nga may Firaga armor yan. Now, clearing the waves in the mid lane. Yan. Na-take din pala nila yung bottom turret. Yun nga lang, pare sila naka-take ng objective. Kaso, may kill nga lang na nakuha dito ang blue side, mga brother. So, niretry na lang ni Grok just to make sure na makukuha niya yung Wanderer. Grabe, ha? Ang ganda nung 1-0 in favor of the blue side, mga brother. Pag malakas kami agad. So, nakuha na ni Claude ang blue. Pwede tayo mag-item check dito, mga brother. Item check. Ayan, mga brother. Raptor Machete for Claude. Then we have cooldown boots. Then, planning to go. Baka itutodo niya yung Raptor Machete niya. Hindi pa ata max to eh. Then, dapat mga Demon Hunter agad siya. Demon Hunter kaya niya ng ano yan. In-SS niya na lahat yung creeps. Just to make sure. Yung anlalim doon ng nag-asin.
nag-asip doon ng Grak, mga brother. Kala niya hindi siya papatulan, pero pinatulan siya ng buong team, mga brother. Habang sumisegue dito si X-Borg, babaka pa naman ni Esmeralda. Kaya-kaya ni Esmeralda niya, mga brother. Pero habang papunta doon si Esme, tama namang objective dito sila Claude. At tamang turtle take lang, mga brother, si Cho. Tamang gulo lang din sa offlane natin, mga brother. Ipit dito si X-Borg, mga brother. Sobrang delikado. Matitake, ibigay na lang dapat kikaryan. Since naka-bounty hunter yan, kala niya makuha yung mga brother. Additional gold. Then si Grak, ang gagago lang. Tingnan natin kung masustain niya. SS palayo. Nakasurvive pa. Then, ang ganda ng pasok ng SS ng pasok dun. Sakto-sakto, mga brother. Plus the SS of Claude, mga brother. Just to ensure na patay na ang Grak. So, pupunta siya ng top lane kasi meron pa naman tong crab. Importante yan. Kailangan. Pag Claude ka, mga brother, very aggressive ka pagdating sa farms. Lahat ng objectives kinukuha mo. Lahat ng farms kinukuha mo, mga brother. Just to ensure na yung mid game sa'yo rin, hindi lang yung late game. Kasi late game, Claude is very deadly. So, nag-aabang dito si Esmeralda for the top lane. So, matitake niya ba dito si Tamos? Meron ba siyang SS, mga brother? Meron siyang SS. Take ang Tamos dito. Tamos down against Claude. Pero dito, rumortate dito ang Valier plus Akari. Sobrang delikado. Walang buhay dito ang Claude. Wala ring SS. Sobrang delikado. Pero nalagpasan lang yon. Nice move doon. X-Borg, SS towards the Esmeralda, mga brother. SS for Farsa. Abutin pa. Patay ang Esmeralda. Ang galing ng galawan ng Farsa doon, mga brother. Then, pero ensured pa rin dito si Akari. So far, hindi pa namamatay ang Akari, mga brother. Pero, nagpa-farm din ng Claude, mga brother. Hindi na siya shutdown ng Claude. Hanggang din mo na siya shutdown ng Claude. Plus, naka-veteran hunter, Jang, Retri, masakit din yan. Ang bilis mag-farm yan, mga brother. May Retri itong Grak. Na-Retri ng Grak. Hindi, nakuha ng Claude, man. Nice. Plus 50 rin yun, mga brother. Now, back up coming from the red side. Wala pa rin. Tamos controlling the bottom lane. Maganda. Passive laning ulit. Balik sila habang busy. Ang pinaka-busy lang dito yung Claude. Cho, trying to poke. Trying to check kung kamusta na. SS, wild charge from Grak para kay Cho. Wala pa rin, mga brother. Nag-reset ang blue buff habang nakabantay dito ang X-Borg at saka Hylos, mga brother. Masakit na pang frontline niya, mga brother. Hylos and X-Borg. Na-take naman. Na-take pa rin ang carry. Sipa from Cho galing kay... Naku po, take ang Tamos. Tamos down. That is a 1-for-none trade against... 1-for-none plus the Turtle... The turtle na punta rin sa blue side, mga brother. Sobrang lamang sa nangyaring clash na yon ang pagmalakas kami agad. So ang potential mid game ng ating Claude ay sumasakit at naging imposible na, mga brother. Meron na siyang Demon Hunter Sword, meron na siyang kitchen knife. So I'm guessing dito unahin niya na yung Golden Staff, hindi na muna siya mag-endless battle agad. Golden Staff na siya, whereas ito namang carry natin with a 4-2 a farm, 4-3, safe pa rin yan, mga brother. Okay pa rin yan. Meron siyang endless battle plus yung kitchen knife, diba? Pupunta rin siya Golden Staff. Then, delikado ang position dito ng Grak, mga brother. Malalim pa rin. Tower take na lang siguro. Hindi na lang. X-Borg, tamang poke lang sa back lanes. Nakuha pa rin nila yung turret. Yung Esme, sumisegue sa top lane. Cho, papunta ng mid. Habang rekta pa rin dito ang blue side patitig sa bottom lane. Na-take ang Hylos. Kala niya kaya niyang itaysin. Hindi na pala. Dahil naka-endless battle na ang ating carry, mga brother. Ang ganda ng farm ng carry ngayon, mga brother. Gumaganda yan, men. Rekta endless battle yan. As you can see, naghanap ng stack to si Claude. Wala siyang makita. Tamang push lang si Esmeralda dito. While, tamang siga lang din dito ang ating Grak, mga brother. So, balik sa passive laning. Matapang ang pumuronta ang ating X-Borg dahil meron siyang immortality. Whereas yung Chu, tamang clear lang sa mid lane. Same way goes for the Tamos. Tamang clear lang din ng mga lanes, ng mga side lanes, mga brother. So, mandito, mga brother. Nakita nyo, 6-1 for the Claude. Mataas pa rin ang farm potential dahil nga sa veteran hunter plus Retri. Habang 4-9 going to 5k naman. 1k difference ang core ng both teams, mga brother. 1k ang difference sila. So, masakit pa rin. Papunta, dahil mauuna mag golden staff ang ating Claude, mga brother. Tamang bush lang dito ang ating Grak. Masakit yan. Hylos. Masyado malalim yung Hylos. Glorious Batway. Makataan ba? Hindi na natin isang Hylos ang SS dito ang Claude. Kaya ba? Hindi ata makasurvive. Dalawa na take nila. Nice one, mga brother. Back off ang ating core ng red side. That is a 2-for-1 trade. Tank ang na-take sa red blue side. Whereas, both offlaners na wala pagdating sa red side, mga brother. Muntik pa ang ganda ng second skill doon ng Valir, mga brother. Oh, habang may nangyaring panggagago doon, mga brother, we have top
we have top lanes being secured by Xborg and then Claude. Then we have a pick off coming from Farsa. Na pick off niyang Valir, mga brother. Tamang ibon-ibon na sa Legi, mga brother. Whereas si Cho iti-take niya ang bottom side turret. So ang ganda na nagiging rotation pagdating sa blue side, mga brother, dahil nagkakaroon sila ng segue habang na-maintain nila yung clashes. So ayan. Masyadong malalim ata dito ang export. Masyadong malalim. Hindi, may creeps na. So wala na. Hindi na na-take, mga brother. Hindi na naman de-def yan. So tamang ngayon magiging base dependent na lang ang red side dito, mga brother. Dahil hindi na sila pwede basa-basa makalabas. Kahit si Esmeralda o si Tamos, kaya nang ipoke ng Claude, mga brother. Believe me or not, masakit na yan. Naka-golden staff na yan. Oh, di ba? Golden staff going for an endless battle. Ang sakit na 8-7 farm for the Claude. Then 6-3 for the carry. Ang layo ng difference ng pera dahil nga sa veteran hunter. Then tamang poke lang dito coming from Farsa. Ang sakit ng normal ng micro gaming nito ni Claude natin, mga brother. Kaya ang kaya niya ng pasukin yan. 1v5, SS lang. Sobrang bawas sa lahat. Sabay pasok ang Xbox. Ayan ang sinasabi natin, mga brother. Sinubukan niya i-take si Valir. Pero survive pa rin. Mamba out. Tama, second skill lang. Grabe yung BMI doon ng Claude, mga brother. Lord's Pathway for the Hylos. Hindi na lang papasukin yan dahil masyado na malalim yung plus. Wala na silang clips, mga brother. Ang ganda ng ginagawa ng pagmalakas kami agad. Sobrang solid. So ito, tinitake nila yung turret. Revitalize for the Hylos. Pero hindi niya kayang sustain yung carry na yun, brother. Masyadong masakit yan. Expected sana merong pangpasok ang Claude natin. Pero damage taken from Claude. Kaya hindi niya na sinubukang ipasok pa. Maintaining the stacks. Masyadong busy pag Claude ka, mga brother. We have Ena. Nag-SS na ang Claude. Putya, yan ang masakit, mga brother. Yan ang sinasabi na natin. So the peak of potential, sobrang sakit na. Nasipa pa yung Grak doon. Mukhang makukuha lahat ni Claude. Maniac si Claude. Ayaw pa, ibibigay mo ba yung Savage, mga brother? Ibibigay mo ba yung Savage? Hindi na binigay ni Kari, mga brother. Takedown. Nice game, mga brother. Naku, tatapusin na ba nila to? Tatapusin na ba ng team? So kakatipi, mga brother, hindi nila natapos. Pero kaya ata ng Chu. Kaya ng Chu, mga brother. So this game goes to pag malakas kami agad. Natalo nila ang Tugas lang, sexy. Shoutout sa buong Tugas family. Pasensya na po na natalo ang team. Pero well played pa rin. Maganda pa rin ang pinakita, mga brother, ng Tugas lang, sexy. Pero mas maganda ang naging rotation ng pagmalakas kami agad. So that was a good game, mga brother. Nice game. Sayang lang talaga. Hindi pala nag-golden stop to. So inunan niya na yung Wind of Nature, mga brother. Then Thunderbelt. Hinuli nila yung golden stop. Kapag nilayinano yung golden stop. Sustain na lang ginawa ni Kari. Kaso the item of Claude, mga brother, masyadong masakit. It's either going for immortality or Queen's Wings, mga brother. Sobrang sakit na itong normal micro gaming ng ating Claude.